Usapan natin ngayon, ito po, no? Secretary Erwin Tulfo ng DSWD, barado kay Inday Sara Duterte. No? Hindi naman po sila nagkakagalit. Kaya lang, tama lang po yung ginawa ni Inday Sara na ilagay niya sa tamang lugar itong si Secretary Erwin Tulfo. Pag-usapan din po natin, nagsimula na po itong investigasyon tungkol po dito sa laptop at involved na naman, no? Ito pong PS, yung procurement service nitong Department of Budget and Management, no? Dahil sila na naman po yung nag-procure nitong mga mamahaling laptop. Alam po ninyo, itong si Erwin Tulfo, ang ating pong DSWD Secretary. Alam nyo naman, inaano ka naman namin, di ba? Pinupuri ka naman namin dun sa nauna ka sa bagyo. Yung mga pinamimigay natin sa bagyo, walang problema. Pero minsan, nakakalimutan mo na yung mga Tulfo talaga na una yung bibig nila minsan, eh, no? Katulad po nito, meron kang problema dun sa pamimigay ng ayuda sa mga estudyante. Yeah? Nagkagulo, may nasaktan pa. Okay naman ako roon, nainamin mo na nagkamali ka. Tapos, okay din ako sa sumunod mong pronouncement na ipaubaya sa mga local government. Wala pong problema dun. Kaya lang, yung mga, hindi mo kasi na, yung dapat may pansala eh, no? May pansala po yung sinasabi natin. No? Kasi hindi ka na broadcaster ngayon eh. Isa ka ng secretary ng DSWD. Hindi lang po ikaw yung, nung broadcaster ka, nare-represent mo yung brand ng Tulfo, di ba? Alam naman natin yung brand ng Tulfo na palaban, walang kinatatakutan. Yan yung brand ng Tulfo eh. Yun yung nare-represent mo. Ngayon po, ang nare-represent mo ay isang mahinahon na leader na si BBM. Tapos, hindi na po u-brand dati, no? Kasi katulad niyan, wala naman pong ginagawa yung mga teacher sa'yo. Wala naman pong, ito ang sinabi niyo. Ang dami po, ha? Imaginein mo, Erwin Tulfo. Bakit maraming nagsasuggest na ibigay na lang sa mga teacher? Ibig sabihin, yung mga tao sa Pilipinas, kahit na ano pong mangyari, mataas pa rin talaga yung respeto natin sa mga kaguruan. No? Wala pong duda. Kaya nga, hindi natin kinu-question yung mga teacher pa rin ng nakaupo sa eleksyon. Eh. Alam nyo yun, yung nababawasan yung pagdududa pag pinadaan sa teacher. Eh. Yun po yung purpose ng mga nagsasuggest. Bakit hindi mo nilang dinerecho sa mga eskwelahan? Kaya nagsasuggest ng ganun. Kasi nga, nakita na rin nila yan na pag sa City Hall o sa mga barangay, may problema ding makikita. Pero sa teacher, mami-minimize. Kasi ang dami nagsasuggest, alam ng teacher kung sino mahihirap sa kanyang mga estudyante. Yun lang po yun, no? Tapos, babana-aariyahan mo ng mga ganitong pananalita. Eto, okay po to kung ikaw ay broadcaster ngayon. Dala-dala mo, tatak Tulfo. Eto sinabi niya, baka maulit na naman na may pinaburan si teacher. Dahil pinsan niya yung estudyante niya, alam niyo naman po yung mga teacher natin, doon lang nakatira sa paligid-ligid. Baka na naman ma-accuse na naman one teacher, kawawa naman, inuna niya yung inaanak niya o yung pinsan niya, yung pamangkin niya. Maganda yung intention mo eh. Kaya lang, parang, bakit may pagdududa sa mga teacher? Di ba? Baka maulit na naman. Meron na bang panyanyari na namigay yung teacher ng ayuda? Wala pa naman wala pa naman yata nagkagulo na teacher yung pinamahala sa ayuda eh. Kasi wala pa naman pinamamahala sa kanila sa ayuda. Ang dami pong pinatrabaho sa teacher na walang aberya. Yun nga ang eleksyon, no? Napaka-komplikado kaya ng mga teacher. O yun po kasi yung Tulfo brand eh. Hindi nyo iniiwan eh. Samantalang kayo ay government official na. Kaya ito po ang paalala sa iyo. Actually, hindi ka naman binira ng tuluyan. Medyo pinaalalahanan ka lang ng ating mahal na Secretary ng Education na kasalukuyan ding Vice President and future President. Our public school teachers have always been models of professionalism and their dedication and commitment to public service go beyond self-interest. Ang nagpapalakas ng pundasyon sa profesyon ng ating mga guro ay ang kanilang dignidad and their love of country and fellow men is something that cannot be questioned. O yan, binigyan ka ng isang malalim-lalim, no? Na payo. Minsan, no? Lalo na sa mga kapwa mo government employee, mag-iingat po tayo kasi ayun na nga, sinabi nyo na nga, hindi na nga kataasan ang sweldo ng mga teacher, gaganyanin pa natin. Tsaka imagine niyo, kung yan po ay mababasa ng mga o maririnig kayo ng mga estudyante. Diba? Napakahirap po na yung teacher hindi mataas yung tingin natin. Alam nyo po kung bakit? Nagtuturo po yan sa mga bata eh. Pag mababa po ang tingin ng mga kapwa niya government official sa mga teacher, alimbawa narinig po kayo ng mga bata,
hindi pala pinagtitiwalaan yung mga teacher. Baka kasi, alam nyo, nagbibigay kayo, nagbibigay ka ng mga suwestyon sa mga bata na huwag magtiwala sa teacher nila. Dapat po kasi, beyond yung teacher sa ano, no? Dapat ang taas ng level nung pagtingin ng mga bata, pinananatili po natin yun. Eh sa totoo lang naman, kaya naman kayo nagka-aberyan yan, hindi ko na nga tinutukoy, ayaw ka na nga namin banatan eh. Diba? Sa totoo lang, alam mo na yan, may narinig pa nga ako na nung ikaw ay broadcaster pa lang, binabanatan mo yung DSWD. Alam na nga natin yan, na-anticipate mo yan dapat. Na pag namimigay ng ayuda, may kaguluhan pag walang kaayusan. Yun lang po, no, Secretary Erwin Tulfo. Sana po, mag-ingat po tayo. Isa po yung mga teacher na dapat inaalagaan natin na hindi dapat kantsaw-kantsawan ng kahit sino lang. Kasi bata sa bata humaharap yan. Imagine ninyo kung yung tingin ng bata sa mga teacher. Eh pwede palang ano to, pwede palang hindi maging fair si ma'am. Kasi baka paboran niya yung kanyang mga kapitbahay, pamangkin, etc. Eh hindi po dapat ganun natin tinitignan yung mga teacher po natin. No? Lalo ka na, nire-represent mo si Pangulong Marcos. Hindi lang naman po yung DSWD yan nire-represent mo. Lahat po ng cabinet secretary ay alter ego yan ng presidente ng Pilipinas. Okay, eto po. Isa na naman pong birak sa ating vice president. Alam mo, manghang-mangha po sila eh. Speaking of Sara Duterte, manghang-mangha po yung mga dilawan, no? Sa laki po ng budget na ibibigay kay Sara Duterte sa susunod. Ito po yung sabi, no, ni Citizen Jane. Halatang halata na inipit yung budget ni VP LENI. Yet, she was able to produce meaningful projects that directly impacted the laylayan. If this hefty 2.2 billion budget being asked by current OBP is approved, and it's 3 times larger than 2022, I'll expect 3 times the output of VP LENI 2. Alam mo, Madam Dilawan, nalagpasan na po sa unang dalawang buwan pa lang ni Inday Sara Duterte, nalagpasan na lahat ng achievement kung meron man yung inanyong lutang. No? Yan po ang katotohanan. Pareho pa rin po ang budget, tinuloy niya lang po yung budget. Lagpas-lagpas na po ang nagawa ng OBP ngayon kaysa sa pasikat na OBP noon. Okay, sinasabi nyo, meaningful projects that impacted the laylayan. Alam nyo, binubulan nyo lang sarili nyo eh. Alam nyo bang katungkulan ni LENI? Ang katungkulan po ni LENI, para baka hindi nyo po alam, si LENI Robredo po ay pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. No? Isang hakbang na lang presidente niya eh. Kung totoo yung sinasabi nyo na yung mga programa ni LENI ay may impact, impacted. Impacted na yan. Kung totoo po yan, ha, na impacted nila yung mga laylayan, eh nanalo po yan. Naintindihan nyo po ba yung sitwasyon? Hindi nyo po ba naunawaan hanggang ngayon kung bakit ang laki-laki ng boto ni Sara Duterte at ni BBM? Kasi walang impacted. Wala pong impact yung mga pinagagawa ng inanyong lutang. Yun po yun eh. Kung may impact yun, napakataas ng posisyon niya. Isang hakbang na lang, presidente po sana siya. O eto po, tandaan nyo po to. 2022 ko sinabi. Sa 2028, makikita nyo po kung gano'y impacted na sinasabi nyo. Na ginagawa ngayon ni Sara Duterte sa DepEd at ginagawa niya sa OBP. Pag nanalo po yan, ako, pinakamalaking lamang. Itaga, lalo na kung si LENI pa rin ang makakalaman.